Party list ni Mike Defensor. Desperado na nga ba? Pinag-uusapan ngayon sa social media ang blind item ng kilalang manager at producer na si Noel Ferrer. Sa kanyang Instagram, nakapost ang mukha ng 70 kongresistang pumatay sa franchise renewal ng ABS-CBN habang binabanggit ang ginawang paglapit sa kanya ng isang party list. Tila desperado na ang party list na ito dahil nais nilang kunin ang serbisyo ng isa sa kanyang mga inaalagaang personalidad sa showbiz. Ito ay sina Iza Calzado, Ryan Agoncillo, Kuya Kim Achenza, Atom Arulio, at Heidi Lynn Diaz. Subalit na bunyag na ang representative ng party list na ito ay isa sa mga kongresistang mariing tinutulan ang pagkakaroon ng prangkisa ng Kapamilya Network. Narito ang buong blind item ni Noel. Nakakaawa naman ang isang party list na naghahanap ng endorser na celebrity o artista. Me, tanong ko lang po, you want an artista, may talent to endorse you? What was your party list's position in the ABS-CBN franchise issue? Answer, yun na nga po, yung dati naman pong representative namin who staunchly opposed the granting of the ABS-CBN franchise ha, ay tumatakbo na po sa ibang posisyon ngayon. Iba naman po ang nominee namin. Sana i-consider nyo naman po and see who among your talents can endorse us and give us the chance na makabawi naman sa inyo. Me, salamat na lang po. That's why I am now making it known. I will vote for and will support Mayor Joy Belmonte in Quezon City. Herewith is a guide for all the politicos you should watch out for. Marami dyan kasama pa sa industriya namin pero sila mismo ay nagkulang sa paninindigan lalo na nung kailangan natin sila. Hi, buhay! Base sa kanyang clue, ang party list na tinutukoy ni Noel ay ang Anak Kalusugan party list kung saan ang representative nila ay walang iba kundi si Mike Defensor. Kasama ni Mike sa mga kongresistang maingay na bumatiko sa ABS-CBN ay ang Cavite 7th District Representative na si Boyeng Remulla at ang Sagip party list representative na si Rodante Marcoleta. Bagamat mga ahensya na mismo ng gobyerno ang nagsabi na walang nilabag na batas ang ABS-CBN, ipinagpilitan pa rin nila na violator ang Kapamilya Network. Noong September 26, ipinaliwanag ni Atty. Rani Libayan ang batas natin kung bakit kailangang tandaan ng mga tao ang pangalan ng mga kongresistang bumoto sa franchise renewal ng ABS-CBN. Ayon sa kanya, ang boto ng isang representative ay boto rin ng mga constituents niya. Pag pro-ABS-CBN ka, dapat magalit ka doon sa congressman mo. Bakit ka doon sa representative mo? Bakit ka doon magagalit? Kasi nga, yung boto nung representative na yun, yun ang boto ng constituents niya. Diba? So, ibig sabihin, dahil nagboto siya ng no, diba? Eh, ang pagpapalagay doon, yung constituents niya, ang boto rin ay no. Ganon makapangyarihan yung mga binoboto natin na representatives. Kaya nga nakalagay doon, House of Representatives. Why? Because they make these decisions for us. So, kapag hindi ka satisfied doon sa ginawa nung iyong congressman, siya yung tignan mo. Ngayon, kung sasabihin nyo, diniktahan siya ng presidente, no, kung diniktahan siya ng kahit anumang tao, the more na magalit ka doon sa iyong representative. Bakit? Dapat yung dikta ng tao ang susundin niya at hindi dikta ng presidente. Kung nagpadikta siya sa presidente, ang mas malaking problema doon ay yung congressman. Ibig sabihin nito, dahil bumoto si Mike ng yes upang ma-deny ang prangkisa ng ABS-CBN, ganoon din ang lumalabas na boto ng Anak Kalusugan party list. Sa madaling salita, kung isa ang congressman ng lugar mo sa nag-deny sa franchise renewal ng ABS-CBN, parang isa ka na rin sa gumawa nun. Samantala, nagkaisa naman ng mga netizen upang tuligsain si Mike at ang Anak Kalusugan party list. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Sana magbago ang isip ng iba nating kababayan lalo na sa QC kung saan tatakbo si Defensor as mayor. Isa siya sa dahilan ng pagkawala ng ABS-CBN sa telebisyon. Nakalaban na ni Mayor Joy yan at nung nangampan niya siya sa amin ay maraming mga batikos yan against her. Sana lahat ng tao mag-isip na rin ngayon. Huwag makalimutan ang mga magnanakaw, ang mga taong pinili at kinain ng prinsipyo para sa isang tao at pumatay ng franchise ng ABS-CBN at hinayaang marami ang mawala ng trabaho at magutom na pamilya.
hindi po kami nakakalimot. No to defensor. To be honest, medyo dismayado ko kay Mayor Joy. Pero kung ang makakalaban lang niya ay isa sa naging dahilan ng pagkawala ng trabaho ng libo-libong tao, kay Mayor Joy Belmonte na lang ako kaysa sa basurang kalaban niya. Huwag iboto ang makapalang muka. Wala na kaming ABS-CBN sa amin. Mahina ang GMA doon eh. Yung buhay pa ang mama ko. Nagtatampo yun. Saan na daw si Vice Ganda? Kala niya pinatayan na namin ang TV. Libangan ng mga matatanda ang TV. Never forget. Konting kaligayahan ng matatanda, tinanggal. At maraming nawala ng hanap buhay. Si Tunying na lang sana ang kinuha nila. Die hard fan yung singkit na yun eh. Feeling ka brother ng mga tulpo eh kung bumunganga. Kunin niya na lang si Tunying na walang utang na loob sa ABS-CBN at si Mark Cubeta, magsama sila. Kapal naman ang mukha nila kung sa ABS-CBN sila kukuha. Kapal ng pagmumukha ng mga kandidato na nanlilimos ngayon ng tulong sa mga artista ng ABS, matalo sana kayo. Payback time! Si Rasta man ang kunin niya. Si Mike Defensor yan, taob ka kay Belmonte. Payback time is real. Nga, Mike Defensor, itigas ng mukha niyo, pulutin sana kayong lahat sa kangkungan. Kapamilya, tatakbo si Mike Defensor bilang mayor ng Quezon City sa susunod na eleksyon. Makakalaban niya si Joy Belmonte sa pagka-alkalde. Kaya kung taga QC ka, o kung may kakilala, kaibigan o kamag-anak ka man na naninirahan doon, paalalahanan sila tungkol sa ginawa ni Mike sa ABS-CBN na naging sanhi ng pagkawala ng libo-libong mga trabaho. Kung nais mong malaman kung sino-sino ang mga kongresistang nag-deny sa franchise renewal ng ABS-CBN, sundan mo lang ang link na inilagay namin sa description. Huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mapanood pa ng mas marami nating mga kapamilya. At inaanyayahan ka rin naming mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi ka mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!